Yo, mga kateteps, at magandang araw. Ano man ang kalagayan nyo, sana ay okay. Okay? So, meron tayong mga sasagutin na mga questions tungkol sa Ola na nareceive ko via my personal account sa Facebook, pati din na rin sa Facebook page. So, para hindi na magtagal, ay sagutin na natin yung tanong mula kay Shaira. Ang tanong niya ay, or sinabi niya, hello sir, hihingi po sana ako ng advice kung ano po ang dapat kong gawin. Kasi grabe po ang pangaharas at pananakot na po ang sinasabi po sa akin ng start loan. At nakapag-partial po ako last week ng 1.5. So, sasagutin natin yung tanong mo at para sa akin, unang-una, yung pagpa-partial ay parang kagaguhan yan eh. Ako hindi ako naniniwala sa partial-partial pagdating sa mga OLA. Yung mga partial payment na yun, kasi ang nangyari, yung binabayaran mo lang na partial, ay yung interest lang. Tapos araw-araw pa na tumutubo yung inutang mo na principal. Plus yung tinubuan pa nila yung interest pa, tutubuan pa yun. So, ang the best talaga dyan is babayaran ng buo. Kaya hindi ko ina-advise na magbayad ka ng partial-partial. Kasi mangyari, hindi mo yan mababayaran. Lalo na sa laki ng tubo at interest. Kung katulad yan, 1.5 lang yung bibigay mo. Tapos malaki na yung interest. Eh, kalokohan talaga yan. Maliban na lang kung may pera ka o at bayaran mo ng buo. Pero kung wala, edi huwag mo ng problema. Wala nga talaga. Dagdag pa sa pasakit at bigat ng nararamdaman mo, Shaira. Okay? So, ngayon, pag hinaharas ka at pananakot, mas maganda, huwag mo na silang kausapin. Kung para the best is, tanggalin mo yung SIM card, tapos huwag ka makipag-usap sa kanila talaga. Kasi yan yung, sila yung pinanggagalingan ng stress mo. At mong pipilitin na mag-isip at ma-depress, at ma-stress ka dyan, eh wala ka pa namang pambayad. So, guguro, ang mabuti mo nang gawin ay huwag muna silang kausapin kaysa may stress ka niya kasi wala ka naman pambayad pa, di ba? So, ganun muna. So, mas maganda gaya ang sinasabi ko sa iduro mo na kasi baka kasi maging ano kayo, mabaliw ka, kakaisip sa mga problema mo sa ulan. Tapos iba pa rin kasi yan pag nakausap mo, so babastusin ka. So, bakit ka papayag? Ikaw yung may control, di huwag mo silang kausapin, di ba? So, I hope nasagot na yung problema mo yan. So, huwag sana mag-partial-partial. Kasi, ako yan, di talaga conforme dyan sa partial-partial yan. Gaya ng, may share ko pala, meron kasi ako nakausap. Dahil, stress na din siya, naibenta niya yung kotse niya at motor niya. Pagkatapos niya nang nabenta niya yung motor niya, at kotse at motor niya, nagbayad siya dun, nung parte nun. Para partial. So, kampante siya kasi pangako ng ahente na after 1 month pa uli bago siya guluhin. Pero pagkabayad niya, after 3 days tumawag uli, iba namang ahente. So, mayroon silang mga pangako na hindi naman talaga nila sinusunod. So, baka ma-stress lang kayo lalo. Diba? So, mas maigi, kung ako yan, kumihaw kong pera, palaguin nyo na lang muna yan, diba? Tapos kumita. Tapos, kung wala talaga, di wala, di ba? Huwag mo nang manood, kasi mababaliw ka nga eh, di ba? So yun, next, yan yung ano, yun sana napakinggan mo, Shaira, hindi ko na sabihin yung ano mo, apelido mo, kasi mamaya mayroong mga nanonood din na, ano, for privacy na rin, siyempre. Next kay Jenisa, ay, ito ang tanong niya, hello po kuya, I'm one of your subscriber po sa YouTube channel mo about Ola. Salamat po soon po sa mga video mo. Medyo napagaan ang feelings ko. Isa po ako sa nakaranas ng paninirang puri ng Ola. Kuya, sana mapansin niyo po ako. Hello, sana. Kuya, sana mapansin niyo po ako. Yun. So, yun. Napansin ko na, di ba? So, yun lang. Actually, kung nakakagaan yung ano mo, yung ibang iba, sinasabi nila sa akin, pinapanood uli nila yung video. Lalo na kung nakakaramdam sila ng stress, diba? So, panoorin nyo lang ulit, paulit-ulit. Tapos, payo ko sa'yo kung talagang hindi mo kaya na magbasa ng mga text at tumanggap ng tawag mula sa Ola agent dahil wala pa naman pambayad. Huwag mo na silang kausapin. O kaya, huwag mong gamitin yung SIM card. Kaya yung sinabi ko sa una, diba? Para at least, hindi ka
ma-stress ma, tsaka yung ato, makaranas ka ng mga paninirang puri pa. Hindi nyo deserve yun, di ba? Kahit sino pang nanonood dito na sinisiraan ng mga ola, nakareceive ng mga pan-harassment, paninira, at kung ano-ano pa, di ba? Eh, hindi nyo deserve yun dahil yung maliit na utang na yun, hindi katumbas yun para makatanggap ng mga paninirang puri. At nakakaliit, talaga minsan nakakaliit yung muna na kasi binapasahan din ako ng mga ano eh, ng mga messages eh. Ng mga ano eh, ng mga ola sa kanila. So I hope nasagot yung tanong na yon, okay? So ayan, napansin ka na, 'di ba? Kung mayroon ka problema, mag-set lang tayo ng ano kung gusto mong kausap. Lalo na pag na-depress ka na, 'di ba? Stress 'yan. So mag-message ka lang uli, 'di ba? So next is kay Mark. Okay? Ang tanong niya, Kuya Tep, tanong ko lang po, kulang pag di ka po ba nakabayad sa lending apps tapos magkaka-credit record ka, connected ba yan sa SSS na hindi ka makapag-loan doon? Salamat po. Hindi siya connected doon. Iba yung SSS eh, sa gobyerno yun eh, hindi ka naman connected doon eh, di ba? So, may mga usually, kunwari katulad sa Tala at sa mga home credit yan, minsan, yung mga partner nila, hindi ka na makakapag-loan doon. So, baling kunwari kung gusto mong mag-loan ng motor, ganyan. Pero yung ibang mga ola kasi, unang-una, hindi naman yan mga registrado. So, di ba? So, chances lang. Pero hindi yan nagsisend ng record kasi may mga bad record nga sila yan mga yan. Eh. Sila mismo sumasaway sa batas eh, di ba? So, huwag mo siyang problemahin kung tungkol naman sa SSS. At siguro, dagdag ko na rin kung, halimbawa, yung mga nagtatanong kung makakuha pa ba ng SSS ay ng NBI Police Clearance. Oo, nakakuha. So, sana... kung may ganyan kayong mga tanong, nasagot na yun. Kasi meron ng mga members din na nagsabi, nakipagpusta pa ako. Sabi ko, sige kumuha ka. Pag hindi, bigay ko itong ganitong amount na sinabi ko. Natalo ko. Pero nakakuha siya. Tuwan-tuwa yung ano. Siguro ngayon, nag-work na uli. Kasi dahil nakakuha ng NBA clearance para sa trabaho. Diba? So, walang problema yun. Diba? So, I hope nasagot lahat ng mga tanong. Siguro yung mga iba pang mga questions ay sa next na video na lang. Okay? At ngayon po sa mga bagong visitors, sana mag-subscribe kayo at mag-comment dun sa video na ito kung meron kayong tanong sa OLA o ano man tungkol sa loan, sa finances, ay budgeting, ay sasagutin natin yan hanggat sa aking makakaya. Ang hangad ko lang naman ay makatulong sa maliit na paraan. Diba? Yung halimbawa ay may nakakaisip na mga hindi maganda dahil sa kanilang nararanasang panghahara sa ola ay maiwasan, di ba? So, kung gusto nyo ng kausap, i-message nyo lang ako. Yung group natin, nandun sa description, mag-join lang kayo at i-approve ko. Tapos, nandun lang ako at i-PM nyo ako at kung gusto nyo kausap, nakakausap na mga. Alam na yan ng mga ibang mga miyembro na nakausap ko. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyo at sa susunod pong uling video. Thank you, bye-bye!